sari-saring irregularidad ang natuklasan ng mga otoridad sa mga hawla ng isda o fish cage sa pagitan ng Andat Bolinao sa Pangasinan. Tone-toneladang isda na ang nangamatay sa mga naturang bayan. Kaya ang rekomendasyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, alisin na ang mga pala-isda doon mula sa Andat sa Pangasinan. Nakatutok live si Ian Cruz, exclusive. Ian. Mel, bukod nga sa pag-ulan na kung tag-init ay ang nip tide o yung pinakamababang low tide ng isero sa Dailan kung kaya nagkaroon ng fish kill dito yan sa Pangasinan. Nagkalat ng mga patay na isda ang tumambad sa pag-iikot ng GMA News at ng team mula sa National Integrated Fisheries Technology Development Center ng BIFAR sa Kakiputan Channel sa pagitan ng Anda at Bolinao dito sa Pangasinan. Sumbong ng isang bantay ng fish cage, itinapon na lang kasi sa dagat sa halip na hinango at ibinaon sa lupa ang mga patay na isda. Tatlo ang bukana ng Kakiputan Channel. Pero lahat ito kinakitaan ng irregularidad ng BIFAR. Tad-tad kasi ito ng halos tikit-tikit ng istruktura. Ito yung isa sa mga bunganga nitong Kakiputan Channel palabas nga ng Lingayen Gulf. Kung mapapansin natin, napakaraming mga fish cages dito. Ang sabi ng BIFAR, yung mga fish cages na yan ay humaharang nga sa flow ng tubig dito sa Kakiputan Channel. Kung maganda raw yung flow ng tubig, nakakapag-inject ito ng oxygen at nalilinisan pa yung bahagi ng tubig dito. Nang magsimula raw ang fish kill itong weekend, natapat daw ito sa nip tide o yun ngang pinakamababang low tide. Dahil mababa ang tubig, kulang din ang daloy ng oxygen para sa mga isdang pinapalaki sa mga fish cage. May organic waste din ang ilalim na nang sukatin kanina, nasa mahigit 8 pulgada. Sa tagal ng mga estruktura roon, naipon na raw ang mga dumi at di nakaing feed sa mga isda sa ilalim na nagpababa ng dissolved oxygen level. Mababa ang tubig, marami ang organic matter, mahina ang agos ng tubig, masyadong maraming cages na nandito sa makikipot na areas, and so yun ang parang ingredients ng fish kill. Karamihan sa mga isdang namatay, aanihin na sana, malalaki na ang mga ito, kaya mas maraming oxygen ang kailangan. Ayon pa sa BIFAR, pang 20,000 bangus lang dapat ang cage na ganito. Pero batay na rin sa dami ng mga namatay na isda, umabot daw sa 40,000 ang mga isdang parang sardinas na pinagsiksikan sa fish cage. Ang pagsisiksikan ang isa rin sa dahilan ng fish kill. Sa Andat Pangasinan, handa na ikatlong hukay sa dump site para pagtapunan ng mga patay na isda. Natabunan na ng lupa ang unang hukay, pero nakatiwangwang pa kanina ang ikalawa, kaya umalingasaw ang napakasangsang na amoy. Ay, mabaho-mabaho po halos kanina, halos parang nasusuka kami na hindi mo maintindihan yung amoy. Hey, kumusta yung kanina, umaga? Nakakain ka ba ng gusto? Hindi po. Bakit? Dahil mabaho po. Pagdating may idam yung isa, tatakpan na namin lahat. Eh, mayroon pang nakahanda na isang hukay para kung may sakaling bigla ang darating na galing sa ibang lugar, yun, doon namin ilalagay. Pero paglagay nila, takip pagkagad kasi problema na talaga eh. Mel, kung masusunod nga ang rekomendasyon ng BIFAR, dapat ipatupad na ang zoning sa Kakiputan Channel. Ibig sabihin, kailangan daw na alisin ang mga fish pen at mga fish trap. Ang mga nakaharang na fish cages naman sa bukana ng channel, dapat na rin daw ilipat para dumaloy ng maayos ang tubig. At yan ang pinakalatest mula rito sa Pangasinan. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Mga kapuso, may ilan pa rin pasaway na bumibili ng mga bangus na naapektuhan ng fish kill. Sa Alamino, sa Pangasinan, may ilang residente na namamakyaw ng mga botyang bangus at para raw yung gawing pindang o daing. 25 pesos kada kilo ang bentahan ng botyang isda. Pinagpiestahan naman ng maraming residente ang mga bangus na itinapon na sa isang tapunan ng basura o dump site. Ang mga bangus ay bilasana, tatad ng langaw at nababalot ng putik. Yung iba naman ay nabubulok na. Idadaing din daw nila ang mga iyon. Nagbabala na ang ilang agriculturist na bawal kainin ang mga islang ganyan. Pero tuloy pa rin ang pagkuha ng mga residente sa mga bangus sa basurahan. At dahil sa malawakang fish kill sa Batangas at Pangasinan, damay na raw pati yung mga isdang hindi naman na fish kill. Kaya mga tindera, umaaray na mula sa palengke ng Kamuning sa Quezon City. Nakatutok live si Bernadette Reyes. Bernadette!
Mel, walang tinitindang botsyang isda dito sa Kamuning Market, pero nagkakandalugi pa rin yung mga nagtitinda. Matumal kasi ang bentahan dito ng isda, hindi lamang ng bangus at tilapia. Pero sa long rail kasi? Dahil sa fish kill sa Batangas at Pangasinan, takot na raw kahit na ang ilang mga suki na kumain ng kahit anong isda. Bagsak presyo na nga ang bangus at tilapia, kahit hindi pa raw galing ang mga ito sa mga lugar na tinamaan ng fish kill. Pati isda na mula sa tubig alat, apektado na ang benta, gaya ng hasa-hasa, galunggong at matambaka. Hindi naman nila maibagsak ang presyo dahil dito na lang daw sila bumabawi. Pero kapag hapon na, napipilitan na raw silang ibenta ng palugi kaysa nga naman mabulok at hindi mabenta. Matumal, sobrang tumal, grabe. Alam sa buong Pilipinas, iba naman ang dagat dito, iba naman dagat sa Nueva Ecija, iba sa Pangasinan, iba sa Batangas. Nakasawa na magpaliwanag ito eh. Kaya lang ano, yung iba talaga, meron pa rin iba na malawak ang pag-unawa. Hindi naman daw maaalis na matakot ang ilan sa fish kill. Pero lawakan daw sana ng mga mamimili ang pang-unawa. Si Roel bumili ng 2 kilong tilapia ng mula pa sa Talisay, Batangas. Alam niya kasing bangus ang apektado ng fish kill doon. Nagpupumiglas pa ang ilang tilapia, patunay na sariwa pa. Depende naman sa isda kung marinis o marumi. Tinuruan ng tatay ko para kung paano mabili ng kung ano luma o bago. Yung binibili ko na tilapia, actually ano yan eh, yung live ang binibili ko. Sigurado na wala kang makukuhang ano doon sakit. Mel, bago ang napabalitang fish kill sa Batangas at Pangasinan, kapag kaganitong oras, mangilang-ilang isda na lamang yung natitira dito. Pero ngayon, kita nyo naman, kilo-kilo pa ang iuwi ng mga nagtitinda. Ngayon, para nga naman hindi masayang, ang ginagawa ng mga nagtitinda, dinadaing nila yung mga bangus. Yung iba namang matitira, kinakain lang daw nila. Mel? Maraming salamat sa iyo, Bernadette Reyes. Mukhang hindi lang yata sa mga isda, wag naman sana mga kapuso. Ikinababahala po ngayon ng mga magsasaka sa isang bayan sa lalawigan ng South Cotabato ang sunod-sunod na pagkamatay ng kanilang mga alagang baka sa loob lang ng iisang buwan. Nakaranas daw ng pagdudumi at panghihina ang mga baka at yan po ay naganap sa bayan ng Tampakan at yan ay bago namatay ang mga baka. Kumuha na ng sampol ng dugo ng mga baka ang mga opisyal doon para matukoy ang dahilan ng pagkakasakit. Sinusuri na rin nila ang tubig sa naturang bayan. Magandang balita ang salubong ng LPG Marketers Association sa unang linggo ng Hunyo. Pagpapatupad sila ng rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG mamayang hating gabi. Piso kada kilo, 11 piso sa kada 11 kilogram na tangke ang bawas presyo. Ang rollback ay bunsod daw ng patuloy na pagbaba ng presyo ng LPG sa pandaigdigang pamilihan. Samantala, nagbaba naman ng presyo kaninang hapon ang kumpanyang Uni Oil sa Auto LPG na ginagamit sa ilang sasakyan. Piso at 40 sentimo kada litro ang kanilang bawas presyo. Mga kapuso, isa pong Tagalas Piñas ang maswerte na ka-solo jackpot sa Grand Lotto 655 draw kagabi. Kinubra na niya kanina sa tanggapan ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang kanyang premyo. Mahigit 356 milyon piso. At natsyempuhan pa siya ng GMA News doon. Ang tumuto ay si Micaela Papa. Very nervous. In fact, sabi ko sa kanya, magpahinga ka muna at parang hindi pa nakatulog eh. Ganito ay nilarawan ni Attorney Loro Patsyag, manager ng Internal Audit Department ng PCSO, ang nag-iisang nanalo sa 655 Grand Lotto draw kagabi na nagtungo sa tanggapan ng PCSO kaninang umaga upang kunin ang mahigit 356 milyon peso na jackpot. Natsyempuan pa siya sa PCSO ng GMA News, pero ipinakiusap na huwag siyang kunan para sa kanyang seguridad. Ayon kay Patsyag, taga Las Piñas ang bagong milyonaryo. Mahigit 21 milyon ang naibentang ticket para sa 655 Lotto draw kagabi. Kaya naman nakamamangha na iisang ticket lang daw ang tinayaan ng nanalo. Matagal na rin daw nitong alaga ang winning numbers na 5, 9, 19, 26, 30 at 45. Hindi pa nagsisink in sa kanya kung magkano yung amount na hawakan niya. So yun ang ano, yun lang medyo concern ko. Kaya I took it upon myself na i-deposit sabog sa different banks. Sabi niyo sa kanya? Yan na lang. As we go on with our interview. Unang gagawin sa napanalunan, magpatayo ng sariling bahay at pagtatapusin daw ang anak na nag-aaral pa.
balak daw nitong umuwi ng probinsya para sa sariling kaligtasan. Hindi daw pwedeng ibunyag ang Lotto outlet sa Las Piñas na pinagbilhan ng winning ticket kagabi. Lotto outlet na nagpanalo ng jackpot ngayon ay nakapangalan po sa individual Lotto agent sa pangalan po niya mismo. So baka po pag in-announce natin publicly ito eh ma-misconstrue ng mga tao na siya ang jackpot winner. Kayunpaman, ang ilang nakakaalam nito, dinadayo na ang naturang outlet sa Las Piñas sa pag-asang maambunan din ang swerte. Micaela Papa, Nakatutok, 24 Oras. Maraming eskwelahan sa Metro Manila ang nakitaan ng paglabag sa Fire Safety Code. Ayon po yan sa Bureau of Fire Protection. Sa inspeksyon sa isang elementary school sa Quezon City kanina, na-discovering kulang ang fire extinguisher doon at may harang ang fire exit. Ang inspeksyon ay sinagawa para masigurong ligtas ang mga paaralan sa pagbubukas ng klase ngayong Hunyo. Nitong Abril, 674 na eskwelahan ang nakita rin ng BFP na may paglabag sa Fire Safety Code. Pero hindi raw dapat mag-alala ang publiko dahil mga minor violation lang ang naitala at tigtas namang gamitin ang mga ito sa darating na pasukan. Hanggang Lunes ay binibigay na palugit para sundin ang mga eskwelahan ang mga alituntunin. Bagamat marami po ang nagre-reklamo sa mataas na bayarin, libu-libong dayuan pala ang dumarayo rito sa ating bansa para mag-aral. Di hamak daw kasing mas mura ang matrikula rito kaysa sa kanilang bansa. Mas gusto rin nila ang paraan ng pagtuturo dito sa Pilipinas. Yan ang tinutukan ni Lia Manyala. At home na ang Nigerian national na si Thank God Akpa sa mga kaibigang Pinoy. Dalawang taon na rin kasi siyang nag-aaral ng BS Management dito sa Pilipinas. We have a very nice environment for studying, very conducive. Dito naman sa University of the Philippines Diliman, enjoy na enjoy ang grupo ng mga Koreanong ito. Ilan lang sila sa libu-libong dayuhang dumarayo sa bansa. Sa tala ng Bureau of Immigration, ngayong taon, maaaring umabot sa mahigit 42,000 foreign students ang papasok sa mga eskwelahan mula elementarya hanggang kolehiyo. Mabenta raw sa foreigners ang kursong medisina, dentistry, at business management courses. It's really nice. I mean, this is a different way of education. The way of teaching is different compared to India. Mas madali na dito. Yung kagaya sa exam, ang exam sa India puro essay, tapos dito multiple choice. Pero dahil patuloy ang pagtaas ng bilang nila, mahigpit na minomonitor ng immigration ang mga foreign student. Hindi rin daw lahat ng gustong mag-aral dito na bibigyan ng student visa. Of particular concern sa atin are yung West Africans who are holders. What we are trying to avoid is for the visa to be used as a means to stay in the country and engage themselves in illegal activities. At kahit may student visa, pwede pa rin silang ma-deport kung babagsak sila sa klase ng makailang beses. Sa ngayon, pinakamarami pa rin sa mga dayuhang nag-aaral dito ang Koreans, Japanese at Chinese. Pero kahit masusing minomonitor ang mga tulad ni Akpa na Nigerian, hindi raw siya nababahala. No problem. They are very friendly. Lia Manyalak, Nakatuto, 24 Oras. Iuurong na ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao ang kasong oral defamation na isinampa niya laban kay Oscar De La Hoya. Humingi na daw kasi ng paumanhin kay Pacman ang sikat na boksingero. Pero ang kaso laban kay Floyd Mayweather Jr. at sa ama nito, tuloy! Nakatutok si Chino Trinidad. Hindi na hahabulin pa ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao ang demandang oral defamation na isinampa niya noong 2009 laban kay Oscar De La Hoya at sa kanyang COO sa Golden Boy Promotions na si Richard Schaefer. Kasunod ito ng nauna ng paghingi ng paumanhin ni De La Hoya kay Pacquiao ukol sa mga paratang ito na gumagamit ng performance-enhancing drugs ang kasulukuyang WBO welterweight champion. Matapos ng pagsusori ni Golden Boy mula sa isang rehabilitation center sa California, nagpalabas naman ng formal na public apology ang Golden Boy Promotions sa pamamagitan ng kanilang abogado. Ngunit nilinaw ng kampo ni Pacquiao na hindi man nila hahabulin pa ang demanda kina De La Hoya at Schaefer, tuloy naman ang kanyang paghahabol ng hustisya kontra sa mga nakasisira mga paratang na mag-amang Mayweather na sina Floyd Sr. at Jr. na wala pa rin tigil sa pagpapalabas ng pahayag ukol sa kanilang pakiwari na gumagamit ng PEDs si Pacman. Chino Trinidad, Nakatutok, 24 Oras.